kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Binisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa panahon tayo ng Kwaresma, at ngayon ay Webis, pagkatapos ng Merkulis ng Apo. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting, ng mga chapels, groups at communities. Idagdag din natin ang ating intensyon ngayon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Idagdag din natin ang intensyon para sa iba't ibang mga biktima ng mga kalamidad at mga aksidente na nangyari dito sa ating bansa. Mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomio, tinuturuan tayo ng propitang si Moises na kailangan na tumalima sa kalooban ng Diyos, sundin ang mga kautusan ng Diyos upang mabuhay. Kailangan na magpasya tayo para sa buhay. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na kung sino man ang ibig sumunod sa Kanya ay iwaksi ang pagtingin sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa Panginoon. Sa buhay natin, kinakailangan na tayong tumatalima sa kalooban ng Diyos, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma na tinatawag tayo sa pagbabalik loob para sa Panginoon. At sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan. At sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat. At sa pamamagitan mo rin kaming humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganahan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa, hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi namin
buong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang kadumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa panahon po tayo ng Kwarisma. Kwarisma, isang salitang Latin, apat na po. Ito yung apat na po na araw ng ating paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon o Easter Sunday. At itong apat na po na paghanda ay mayroon po tayong paksa o tema araw-araw. Ang tema po sa araw ngayon ay buhay. Life, buhay. Sa atin pong unang pagbasa, mula sa aklat ng Deuteronomio. Deuteronomio ay ito pong aklat na ito ay mula po sa salitang Griego, Deutero, pangalawa, Nomos, batas. Ito yung aklat na sa lumang tipan tungkol sa pangalawang edisyon ng kautusan ng Diyos, kaya Deuteronomio. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 15 hanggang 20. Sa versikulo 16, Kapitulo 30 sa aklat ng Deuteronomio, mayroon pong nakasulat doon, Chai. Chai, ang ibig sabihin doon, buhay. Sinasabi ni Propeta Moises, ang tagapagbigay ng kautusan, nagtuturo ng kautusan na mula kay Yahweh, na pipili sila buhay o kamatayan. At ilang ulit po na sabi dito ang Chai. Ang Chai ay buhay. Sa salitang Griego, may dalawang salita ang ginagamit tungkol sa buhay. Soy at saka Siki. Dito sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, verso 22 hanggang 25, sa versikulo 24,
Ang ginagamit po na salita, hindi po ang joy, sikhen. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na second ten auto heniken emo susi auto. Ang sinumang magpalagas o mamatay sa kanyang buhay ay magkakamit nito sa pangalan ng Panginoon. Kaya kung atin pong tingnan, ang nakaugnay-ugnay po na paksa ay tungkol sa buhay. Kaya sa salitang Latin, madali lang po ay vita. Kaya na-translate ang lumang tipan at ang bagong tipan sa salitang vita. Kung atin pong tingnan ang vita o ang buhay, ito po ay mayroong iba't ibang pagpapahayag. Sa lumang tipan na mula po sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, magkaroon tayo ng buhay kapag tayo'y magpasya para sa Panginoon. At ang pagpasya para sa Panginoon, una, ay ating sundin ang kanyang mga kautusan. Pangalawa, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos at sa mga turo ni Moises. At itong mga turo ay tungkol sa tradisyon. Iba't iba na po ang tradisyon ng mga hinirang na bayan ng Diyos noong panahon. Ang pinakaluma ay ang tradisyon ng Torah. Ang Torah, ibig sabihin, kautusan. Ito yung tradisyon na mayroong apat na aklat. Aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomio, at numero. Itong limang aklat ay nagpapahayag kung ano at paano sundin ang kautusan ng Diyos at kung paano ito isabuhay. Pero kailangang magpasya sapagkat sa ating napakinggan sa ating unang pagbasa, kung tayo ay magpasya para sa buhay, tayo ay tatagal. Kaya tama yung sinasabi sa Salmo, ang atin pong Salmo ngayon, ay unang salmo, kaya tinatawag na Salmo 1, versikulo 1 at sumusunod, na kung saan sinasabi, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Hindi lang ang pag-alam tungkol sa kautusan. Pangalawa, kailangan rin tayong umaasa sa Diyos. Wala po tayong ibang asahan. Bakit po umaasa sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kapag ka umaasa tayo sa sarili, kapag ka umaasa tayo sa makapangyarihan sa mundo, wala pong forever, wala pong buhay na walang hanggan. Kaya magdulot lang ito ng kamatayan. Kailangan na magpasya tayo para sa Diyos. Ibig sabihin, tumatalima tayo, umaasa tayo sa Diyos. Pupunta naman tayo sa ating Ebanghelyo. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 22 hanggang 25, ito yung turo ng ating Panginoon. Paano tayo mabuhay? Ibig sabihin, paano ba mabuhay tayo? Iba sa turo ni Moises sa lumang tipan na sundin natin ang kautusan, ang tinuturo ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, siya ang sundin. Kung inyo po nakita, sundin ang kautusan, pero ang ating Panginoong Hesus sinasabi, siya ang sundin. Kaya sinasabi nga niya na mapahamak man ang anak ng tao, dahil ito ay magtiis siya ng paghihirap, pero sa pangatlong araw, matapos siyang patayin, mabuhay muli. Kaya sinasabi niya, kung ibig ni naman ang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Hindi na yung kautusan na tradisyon na utura. Ang sundin
ay ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang kanyang tinuturo na ebanghelyo. At dahil ang kanyang tinuturo na ebanghelyo, kapag katingnan po natin ano ang laman ng ebanghelyo, isa lang po. Ito ay pag-ibig. Makikita po natin sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, Versikulo 37 at 39, na noong tinanong ang Panginoon, ano ang kautusan? Una, sinasabi niya, ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ibig sabihin, higit sa lahat, ibigin ang Diyos. Matthew chapter 22, verse 37. At pangalawa, Matthew chapter 22, verse 39. Ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ang ibig sabihin dito na ang ating pagsunod sa ating Panginoon ay hindi na yung napakahaba na kautusan. Lalo na kapag basahin ninyo ang aklat ng Exodus Kapitulo 20 at aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5, naroon ang sampo na mga kautusan. Ang kautusan ni Kristo, ang ating Panginoong Hesus Nazareno, ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat, at pag-ibig sa kapwa-tao, gaya ng pag-ibig sa sarili. At paano natin may payag yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao? Ang tugon naman, dito natin makita sa versikulo 24, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Lucas. Sinasabi niya, ang mag-alay ng kanyang buhay para sa akin ay siyang magkakamit nito. Ibig sabihin, ang pagsabuhay ng pag-ibig ay makongkreto at atin pong maisabuhay sa ating buhay kapag ka tayo ay handang mag-alay ng buhay. Una, para sa ating Panginoon. Pangalawa, sa ating kapwa-tao. At ito yung kahalagahan ng buhay. Ibig sabihin dito, kailangan ang buhay natin mayroong direksyon, mayroong tunguhin. At ang direksyon at tunguhin ng buhay ay para sa Panginoon at para sa kapwa, hindi sa sarili, na mayroong pag-ibig. At ang pinaka dakila na pagpapahayag ng pag-ibig ayon pa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 13, ay yaong mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Ang buhay natin ay may saysay. Ang buhay natin ay may kabuluhan kapag kauna ay para sa Panginoon. Pangalawa, para sa kapwa-tao. Ibig sabihin, kapag para lang sa sarili, walang saysay ang buhay, wala itong tunguhin. Kaya ang tunay na tunguhin o purpose ng buhay natin ay para sa Diyos at para sa kapwa. Ang lahat ng buhay natin magkaroon lang ng kabuluhan kapag binubuhay natin itong dalawa. Una, pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa-tao, gaya ng pag-ibig sa sarili. Dito natin makikita na ang buhay natin ay mahalaga. Hindi po ang buhay natin para sa sarili, para sa mga bagay-bagay sa mundo. Ang ating buhay ay una sa lahat para sa Diyos. Dahil ang ating Panginoon nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Bakit po? Ano ang tunguhin ng Panginoong Hesus na nag-alay ng buhay para sa atin? Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, na sabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y naparito upang magdala ng buhay at ito'y ganap at ikasyesya. Ibig sabihin, nag-alay siya ng buhay sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y mapabilang sa mga hinirang ng Diyos, upang tayo magmana sa kalangitan bilang mga anak ng Diyos, upang tayo ay magkaroon ng buhay na may saysay, upang tayo'y magkaroon ng buhay na may kahulugan. Kaya, pakisabi sa katabi mo, ang buhay ay may saysay. Ang buhay ay may saysay kapag tayo'y umibig sa Diyos. Ang buhay ay may kabuluhan
kapag tayo'y nagmamahal sa ating kapwa-tao. Ang buhay ay banal. Dapat nating ingatan. Ang buhay ng bawat tao ay ating pagpapahayag na kapag ka ito'y ating iginagalang, ang karapatan ng bawat tao na mabuhay, ang Diyos na rin ang ating pinaglilingkuran. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng cross katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Atin pong itutugon, Hesus, loobin mong ang iyong cross ang aming maging kaligtasan. Hesus, loobin mong ang iyong cross ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pangsasamantalang nagaganap sa limpunan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkus ay makaranas nang nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit, sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming Ama, ang papakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpasyang ginagawa namin sa araw-araw. Hiling namin ito sa pagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay
ay aming mihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ang ng iyong anak ang iyong kaluuban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng taanang kabanalan. Kay sumita niyong Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming papa, at ni Jose na aming obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, Nabi Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos, at turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kawipaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay silat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng nakailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mo kami ng sangbagong puso, hugasan ng kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikamo kami ng sangbagong puso, itindig mo kami, kami iyong bansa, akain sa landas, pahatungo sa kapwa ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kami iyong bansa. Amang Diyos,
tao't daigdig sa banal na takot sambang ang linginig. Ibalik ang puso bayang nanlalamig, likain mong muli kami sa pag-ibig. Announcement, inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahayang ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sinamang laging magdulot ng kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kasama ko po ngayon si Father Manny. Siya po ay kasama po namin para sa yung Merciful Missionaries of St. Joseph na tinayo ni Cardinal. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kayong narito sa loob at sa labas at manaugnay sa iba't ibang social media platform o nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, palakpakan natin si Father Manny, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magbuhos sa atin ng mga biyayang kinakailangan natin. Ulitin ko po ang paksa sa araw na ito. Ang paksa natin ay buhay. Sa salita ng ating Panginoon na Hebreo, Aramaico, Chai. Sa salitang Koinoko na Griego, Psyken. Sa Latin, Vita. English, Life. Ito po ay biyaya ng Diyos.
dapat nating pasalamatan ang Diyos sa biyaya ng buhay. Ngayon po ang pawasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pawasbasan. At kaming dalawa ni Padre Manny ang magwasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaigwasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan mga itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang liibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.